Hello guys, this is Gerald Palomar from JP Electronics. So meron tayong re-repairing ngayon guys, Samwon CRT TV 14 inches. So report nito ng may-ari, red light siya, ayan, kikita naman natin. Red light, ayan, switch ko ulit, red light. Pagpipindutin ko yung channel niya, hindi naman nagbi-blink yung red light niya. Ayan. Oh. Pwedeng possible na sira nito, guys. Baka meron lang cold solder. Baka lang, guys, ha. Hindi pa natin sigurado kasi hindi pa natin na-check yung unit. Ayan, guys. So, ayan, guys. Bubuksan na natin 'to, guys. Itong unit na ito at makita natin kung ano pa talagang possible ang sira. Siya nga pala guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kayong updated guys sa mga video katulad nito guys na ina-upload ko guys. So sa mga master, eh kayang-kaya na to guys. Parang mani-mani lang to sa mga master nating technician dyan. So ito, may share ko lang yung konti kong kaalaman. Okay, so pause ko muna guys ha, para makita natin yung unit. Paki-like, share, comment sa comment section. At masasagot ko, abot sa aking makakaya yung mga katanungan. Yan. So ito na po yung board natin guys. Oh. Yan. Double check muna natin kasi bakit di siya nag-switch on. Ayan, kung tingnan natin, may cold solder na siya guys. Ayan. Ayan, yung IC system natin o jungle IC guys. Ayan. So, lahat yan guys, isa-isa nating hihinangin yung pins na yan guys. So, may posibilidad kaya hindi siya nag-o-oscillate guys. Ayan, so ito guys, may mga ano na yung vertical IC natin guys. May mga hinang na rin. Ayan, ang nakalimutan lang siguro nito nung unang technician ay yun yung pag-resolder ng IC system natin, yung mga cold solder. Ayan. So, pasensya na kayo guys. Ngayon lang din ako minsan nakakagawa ng video kasi may trabaho ako minsan sa gabi. Yan, binablog ko rin yung gawa ko. So gabi ko to ginagawa kasi dito lang ako sa bahay gumagawa. Yan guys, yung pins ng flyback niya FBT. Isa-isa din nating i-resolder yan. Oh, pagka gabi ako gumawa, ang bata tulog na guys. So may bata ako dito maliit. Mga isang taon pa lang. So, saan maingay. Kaya gumagawa ako gabi para wala namang disturbo. O walang ingay. So, voltage check muna tayo guys sa B+. Kung okay yung B+. Kasi may red light siya. Kasi kung ang B+ natin o yun yung hot natin, may shorted matic siya guys. Shutdown yung unit, wala siyang red light guys. Ayan guys, prepare ko muna yung multimeter natin. Yan, naka-range tayo sa DC. So, medyo malabo lang yung tester natin kasi palubat na rin guys pagka switch on ko yung backlight ng tester. Palitan na to ng battery kaya mabilis maglubat. So, ayan guys, meron siyang 112. So okay naman yung B+ natin.
ay 112 yung collector ng ating hat. Yan, may 26 volt, 3.5, 2.4 to 0.8. So, meron namang mga voltahe yung ano natin guys, yung vertical IC. Yan guys, pasensya na kayo guys, kayong mga master na guys. So ako guys, inaamin ko bago pa lang ako sa pagre-repair ng mga appliances. Halos 5 years pa lang, pero hindi naman straight yun guys kasi may trabaho ako. At ito baga, ano ko lang to, extra income ko na lang to. So binablog ko to, sinishare ko lang to sa mga gustong matuto at magkaroon ng kalaman. Ayan guys, pinas-pass forward ko muna guys para hindi masyadong humaba yung video natin guys. Ayan. So laging ingatan natin guys, paalala na ingatan natin na huwag magdikit-dikit yung ating hinang sa mga pins. O kailangan guys, double check lagi natin bago tayo mag-plug in sa ating unit. Kasi baka mamaya meron pa tayong nakaligtaan na may nagdikit pala, eh yun, mapasama pa yung unit. Mapapasama pa si customer. So, ingat lang lagi guys. Oh, ingat lang tayo kasi ako, nung bago ako, dami kong supply talaga. Dami kong pagkakamali. Pero kahit ngayon guys, medyo marunong na ako. Medyo pa lang kasi wala pa ako talagang permanenteng shop, sa bahay lang ako nagre-repair. So, bagay ito sa atin guys, mga newbie. Yan. Sa mga master dyan, marami tayong mga master na pwedeng kuhanan natin ng technique. Yan, si Joey Tech, si Giovanni B, Sir Giovanni B. Yan, si Leboy Tech. Si Wong Tepe. Marami guys. Si Dan Leal. Sir Dan Leal dyan. Mapapanood natin dyan. Magagaling. Kay Sir Leboy Tech. Step by step guys. Talagang mahaba yung video pero mahaba yung matutunan natin sa kanyang tutorial guys. Sa akin guys, sinishare ko lang yung konti. Konti kong kaalaman sa aking pagre-repair. Yan, tingnan natin baka ito lang yung dahilan kaya siya nagre-red light, kaya hindi nag-oscillate, wala siyang minsan kasi sa mga ganyan si Arte, kundi green light, yellow light. Yan, pag nag-switch on na yung unit niya. So, okay guys, tapos na tayo. Ilalagay ko na sa kanyang pattern unit. At ititesting natin guys. Yan. Kailangan make sure guys na bago magtesting, gaya ng sinasabi ko, double check yung unit, baka may nagdikit na hinang natin. Mapapasama pa yung unit. Ayan guys. Ipa-plug in ko na to guys. Ito na guys, sana guys gumana at wala tayong mapalitan. Yan. Switch on.
Okay. Na-plug in ko na. Ayan. Ipindutin ko ng post switch. Ayan guys. Nag-red light. Ayan guys. Nag-ano siya? Yellow. Yellow siya. Ayun guys. So, nakita na natin. At ito talaga guys ay nag-oscillate niya siya. Ayan, yung gumagalaw-galaw na yan, sa camera lang yan guys, pero... Surprise! 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 Surprise!